kapwa pinabulaanan ni na Mayor Kiko D. ng Etiaga Isabela at Dr. Ildefonso Costales ng Southern Isabela Medical Center ang kumakalat sa social media na tumakas di umano ang babaeng OFW na nagpositibo sa COVID-19. Nagdulot ito ng pangamba sa mga Etiagueño. Nakikiusap si Mayor D. na huwag maniwala sa mga fake news kasabay ng babala sa mga nagpapakalat nito. Walang katotohanan po ito at sana huwag po tayo maniwala sa fake news kasi mas maganda ang kapalitaan niyo mismo sa fancy page or mismo galing sa DOH or kung sino man ahensya na talaga nang galing sa kanila. Nalulungkot na nga ako sa nangyayaring sitwasyon dito sa ating bayan na sana naman yung mga ganitong bagay huwag na sana nilang dagdagan yung problema kasi hindi na ito nakakatulong. At syempre, kausap nga namin ng PNP, meron tayong tinatawag na cybercrime. So sana yung mga gumagawa nito huwag nang uli din kasi pag nahuli po kayo, para kayo magkaso. May paliwanag din si D kung hanggang kailan sasailalim sa enhanced community quarantine ang Etiaga. Hopefully po matapos as soon as possible, pero kung makikita po yung executive order po natin, it's a modified ECQ, hindi naman talaga siya ECQ. Hanggang matapos po yung contact tracing natin, hopefully matapos na tsaka yung mga testing natin, siguro within a week or 2 weeks the most sana. Nadagdagan naman ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Cagayan. Sa datos ng Department of Health, Tubong Alcala ang 30-anyos na babae na pinakabagong confirmed case. Nakasalamuhan niya ang bagong kumpirmadong kaso sa nasabing bayan na may history travel sa Pasay City sa Metro Manila. Sa ngayon, 3 na ang bagong confirmed case sa Cagayan. Lahat sila nasa pangangalaga ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC sa Tuguegarao City. Darlene Gemino, ABS-CBN News.